Hi guys! Welcome to my vlog. So, for today's video naman, i-share ko naman sa inyo kung paano kayo magkaroon ng SSS number online. Ayan, so para ito sa mga gustong maging member ni SSS. So, para ito sa mga wala pang SSS number. Ayan, pero bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So ngayon guys, sa cellphone ninyo, open nyo lang yung Google search ninyo. Ayan, so click nyo lang yan. Ayan, so dito sa my search, i-type nyo lang SSS website. Ayan, SSS website. Ayan, so as you can see, ito na yung SSS website niya. So click lang ninyo yan. Ayan, so click natin yan. Ayan, so ma-redirect tayo sa mismong SSS website. Ayan, so click nyo lang itong my box para magkaroon siya ng color green na check. And then, click submit. Ayan, click natin yung box. Ayan, dahil may check ng color green, click nyo na itong submit. Ayan. So, dito, dahil wala pa kayong SSS number, so, kailangan pa natin mag-apply for an SSS number online. So, pag once na may SSS number naman na kayo, dito naman kayo mag-login. Ayan. Click nyo lang yung member, din dyan kayo mag-login. So, ngayon, dahil wala pa kayong SSS number, so, click lang muna natin itong apply for an SSS number online. Ayan, click natin yan. Then, may lalabas na ganito, yung color blue. No SSS number yet. Get it here. Ayan, so click natin yan. Ayan, so ang sabi dito, no SSS number yet, apply online. Now, you can register as an SSS member through our online facility. Click here. So, i-click natin yung here, yung naka-color blue. Ayan, yan yung i-click natin, yung blue, yung here. Ayan, so ito na yung makikita ninyo. Personal Record Unified Multi-Purpose ID Card Application or E1 or E6. Ayan. So, ngayon, click nyo lang itong sa baba, yung start. Ayan, click nyo yung start. Ayan, so dito, magpipil up na tayo. So guys, take note na pwede nyo itong parang i-desktop site. So kung gusto nyo ng desktop site, so click nyo lang itong tatlong button. Parang ganyan, tatlong dot. Ayan, sa right side, sa pinakataas. Ayan, click nyo lang yan. Then, click nyo lang itong box, ayan, para maging desktop site, ayan. So, as you can see, nagbago na yung user interface niya, yung feature niya. So, nagbago na lahat. So, hindi na siya naka-cellphone or naka-cellphone site, batawag doon. Hindi na siya natulad kanina na hindi masyadong nakikita lahat ng feature niya. So, ganun lang ang gagawin ninyo para mas mabilis or mas maganda ang hitsura ng pagre-register natin. So, again, pag once na naka-cellphone tayo, i-backward lang natin. Ayan, so ganito siya. Click start. Ayan, so as you can see, hindi kita lahat. So, makikita ninyo magpipil up pa kayo, last name, first name, pababa, tapos mag-i-scroll pa ako. So, para hindi ganyan, para parang computer style, kasi ito kasi is naka-cellphone style. So, kailangan lang natin i-click ng ulit ito. Ayan, then click nyo tong back sa desktop site. Ayan, so pinapakita ko lang sa inyo na much better pag ganito yung gagamitin natin. Ayan. So, ngayon, fill up na tayo. So, kailangan natin ilagay yung last name natin. So, lagay nyo lang dito yung last name. And then, your first name.
dyan, and then your middle name. Ayan. Then if ever may suffix yung pangalan ninyo, mga junior, senior, ganyan, so lagay, click nyo lang din ito. Ayan. So date of birth, so of course ito month, then date, then ito is your year. Ayan. So after nyo yan mapilapan, click nyo lang itong nandito sa gilid, itong box. Ayan. Click nyo lang yan. Then pag may check na na color green, ang gagawin nyo lang, i-click nyo lang ito. Ayan, yung box. And then after nyan, click nyo lang itong submit. So make it sure, double check nyo yung information ninyo, yung last name, first name, middle name, date of birth, and email address. So take note, your email address, napaka-importante na bawal na bawal din kayong magkamali dyan. Kasi pag once na successful yung application ninyo or rejected, mag-i-email si SSS sa inyo kung rejected or approved ba yung application ninyo. So make it sure na active yung email ninyo. So dapat yung email ninyo is nakalagin talaga sa cellphone ninyo, dahil din doon yung makikita sa dulo after ng application natin nito. Ayan. So ngayon magpi-fill up lang ako. Ayan, so na-fill upan ako na, guys. So nandiyan na lahat yung last name, first name, middle name, date of birth, email. And then naklik ko na din yung box kaya naka-check color green na siya. And then naklik ko na din tong i-certify. And then ngayon, click na natin itong submit. So dahil medyo natagalan, sabi dito verification expired, check the checkbox again. So click natin ulit. Ayan. So then click submit. Ayan. So ang sabi dito, check email confirmation. So a confirmation link was sent to your email. Click or paste the link on your browser's address bar to proceed your SSS number application. Then dito, note, please also check your spam or junk mail folder if the email notification is not in your inbox. Ayan. So ngayon, punta na tayo sa mismong email naman natin. So ngayon, guys, andito na yung email ni SSS. So hindi kayo mapadalhan agad ng email ninyo. So kailangan nyo pa maghintay ng ilang minuto bago makapag-email sila sa inyo. So andito na yung email nila. So siguro mga almost 20 minutes bago ako bago dumating ang email nila. Ayan, so open natin. So ito yung SSS number application. Ayan, link. So sabi dito, good day. Ayan. You just applied for a social security number at sss.gov.ph. So sabi niya dito, click the link below to continue with your online SSS number application. Ayan, so ang link, guys, is ito yon. So naka color blue, so yun yung link niya. So yan yung i-click natin. So click natin yan. Ayan, so pagka-open nyo ng link, ito yung makikita natin. So dito nyo din makikita yung progress. Ayan. So 20% complete. So pag once na full na yung color green dito, so ibig sabihin complete na yung pag-fill upan natin. Ayan. So ngayon, ito yung transaction number ninyo. Then dito naman, dito na yung mga pipil upan natin. So dito basic information. So kailangan natin mag-fill up dito ng sex natin or yung gender natin. So kung male ka or female, so click nyo lang itong kung saan, kung halimbawa is female kayo, so click nyo lang ito. Ayan, yung circle. And then dito naman, ilagay nyo yung mother's maiden name ninyo. Ayan, so ito yon. So dito, guys, take note na bawal magkamali din dito. So kung ano yung mother's maiden name ninyo, so wag yung apelyido ng papa ninyo. So
apelyido ng mama ninyo nung hindi pa sila kasal ng papa ninyo. So, pag once sabing mother's maiden name, ang ilalagay nyo dito is yung pangalan ng mama ninyo sa pagkadalaga pa. So, hindi pa siya kasal. Ayan. And dito naman, contact information. So, fill up pa nyo lang din ito. So, lagay nyo yung mobile number nyo dyan. And then, dito, your telephone number. Kung merong telephone number kayo. So, hindi naman yan required. So, kung wala ka naman kayong telephone number, so, wag nyo lang lagyan. Then, next naman is your home address naman. So, check if address is Metro Manila or province. Ayan. So, pag once naman is provincial kayo, so, click nyo lang ito. Ayan. Click nyo lang yung bilog na yan. And then, select province lang kayo. Then, if ever naman is Metro Manila lang kayo, so, wag nyo nang baguhin yan. Then, dito, city or municipality. So, select nyo lang yung city or municipality. So, click nyo lang yan. And then, kung anong barangay kayo, so, lagay nyo lang din dyan. And then, dito naman yung building name, room number or floor unit, number and building name. Then, dito house number and your subdivision if meron man. Ayan. So, pipilapan nyo lahat yan. Then, dito naman sa pinakababa is purpose of your registration. So, ilagay nyo dito kung for employment. Yan. Click nyo lang yung mga circle. Ayan, mga circle na yan. Kung once yan yung saan kayo belong or saan purpose yung pag-apply nyo kay SSS. So, kung for employment ba or for self-employed ba or for overseas Filipino worker or non-working spouse. Ayan. So, mamili lang kayo niyan. So, ngayon, click lang natin itong, ayan. So, after nyo ma-fill upan yan lahat-lahat, so, double check ninyo kung tama ba yung lahat ng na-type ninyo. So, minsan kasi may error dyan or may na-typo error kayo, may na-type kayong mali. So, double check ninyo lahat-lahat bago kayo mag-next. Ayan. So, click nyo yung next. Ayan, so after ninyo, ma-double check na tama na lahat ang mga yan. Ayan, so na-fill upan ko na lahat-lahat. So tama naman, dinouble check ko. So after niyan, click nyo na yung next. So ayan, naka-mobile na din na naman siya. So gagawin na naman natin ng desktop site. So click natin ulit yan, tapos click natin tong box. Ayan, so para makita lahat ng ayan, so para hindi na tayo mag-scroll para makita lahat ng details. So pangit kasi pag naka-mobile. Ayan, so ngayon ito naman yung pipil upan natin. So ito yung social status at saka yung place of birth natin. So sa social status natin, makikita natin dito mamili kayo ng marital status ninyo. Or then your nationality and then your religion. Sa place of birth naman, so pipili kayo dito kung saan kayo country, pili din kayo kung Metro Manila ba or province. And then pag once na province naman, so click nyo lang ito pag pipili kayo ng province. Ayan. So dito naman, click piliin nyo lang yung city or municipality ninyo. So, after ninyo yan ma-fill upan lahat, double check nyo ulit kung tama lahat yung nakalagay dyan. So, after naman yan, so click nyo lang itong next. Ayan, so nalagay ko na lahat-lahat ng mga details na dapat malagay. So, ngayon, click nyo na itong next. Ayan, so dito naman is beneficiaries. So, nasa inyo yan kung lalagyan nyo yan, kung sino yung beneficiary ninyo. So, kung kahit hindi nyo naman lagyan yan, so automatic yung anak ninyo is your beneficiary. Or kung single naman kayo, automatic your parents is your beneficiary. So, kahit wag nyo lalagyan, pwede naman. So, automatic kasi your family is your beneficiary. So, hindi nyo na kailangan din pang lagyan pa yan. Ayan. So, nasa inyo yan kung lagyan nyo ang mga yan.
Ayan. So, hindi naman siya required na dapat fill-upan nyo yan. Then, after nyan, click next. Ayan. So, as you can see dito, sabi niya dito, please provide your preferred user ID for your SSS account in the box below. You will receiving the activation link in your email address for the nomination of your SSS account password. So, dito guys, gagawa na kayo ng user ID ninyo. Please, guys, wag na wag ninyong kakalimutan yung user ID ninyo at wag na wag ninyong wawalain yung email address ninyo. So, ang iba kasi nagpapalit-palit ng email address, nagpapalit-palit ng contact number. So, balang araw, mahirapan kayong makapag access ng account ninyo online pag once nagpalit kayo ng number, nagpalit kayo ng email address, and then nakalimutan ninyo yung user ID ninyo. So, para hindi kayo mahirapan in the future, wag na wag ninyong kalimutan ang mga yan. So, yung user ID, yun yung gagamitin nyo every time na lalagin kayo sa mismong SSS website ninyo or sa mismong SSS app. So, ngayon, dito naman sa baba is your personal record, unified multi-purpose ID card application. So, dito, tulad dati, kailangan mo pang mag-apply for UMID ID. So, kung kayo ay bago lang mag-apply ng SSS number, so, automatic, meron na kayong Unified Multi-Purpose Card Application. Ayan. So, ito yung nakaganda ngayon. So, ngayon, fill up nyo lang dito yung height ninyo at saka yung weight ninyo. So, naka-centimeter ito at saka yung sa weight is naka-kilogram. Ayan. So, ngayon, ilagay nyo lang yung centimeter ng height ninyo at kung ilang kilo kayo. Ayan. So, required ito pag once na may asterisk na kulay red. Ayan. So, ibig sabihin, required yan. Hindi mo pwedeng i-skip ang mga yan. Then, dito naman sa baba is your UMID ATM application. So, this is optional. So, hindi to required. So, nasa inyo kung mag-apply kayo dito ng UMID ATM application. So, kung mag-apply kayo, so click nyo lang ito, pili lang kayo dito ng name of the bank and branch of the bank. Ayan, so kung gusto nyo lang naman ng UMID ATM. Ayan, so after nyan, so double check nyo ulit yung mga yan. And then dapat di nyo kakalimutan yung user ID ninyo. Ayan, then okay, pag okay na yan, click nyo lang itong next. Ayan, so as you can see, 90% na tayo. So, malapit na tayong makomplete. So, ngayon, may reminder dito nakalagay, review and correct your entries. Once SSS number is already generated, application will need to go to the SSS branch to correct his her information. Click previous button to correct your entries. So, dito guys, again, double check your details. So, dapat tama yan lahat. So, double check your basic information, contact information, home address, beneficiaries, purpose of application. Ayan, lahat ng mga yan is dapat ninyong i-double check. Ayan, so pag once na tama naman yan lahat at na double check nyo na, click nyo lang itong generate SS number. Ayan, so sabi dito, once submitted, you can no longer go back and update your information. Are you sure that all information are true and correct? So, kaya guys, ulit, double check nyo ang information ninyo kung tama ba yan. So, double check nyo talaga para less hassle. Dahil pag once na nag-yes kayo, hindi na nyo ma-edit yung information dito. So, po kailangan nyo nang pumunta sa mismong SSS branch. So, pag once na hindi kayo sure, click nyo lang itong no, then double check nyo ulit. Ayan. But kung sure na kayo, click nyo lang itong yes. So, dahil sure na ako, click ko lang yung yes.
Ayan, so dito upload documents. So upload required documents for tagging of SSS number to application through SSS website or mobile app with approved supporting documents. So dito, basahin nyo lahat ang mga yan. Should you wish to upload your supporting document letter, log into your sss.gov.ph, yun yung SSS website nila. And then, under e-services, select request for member data change, simple correction, or visit nearest SS branch to submit the supporting documents. So, bali, may dalawa tayong choice, guys. So, maglagay lang tayo sa SSS website natin. Mamaya din, dun tayo magpasa ng documents. Or either, dun pupunta tayo sa mismong pinakamalapit na SSS branch para mag-submit ng supporting documents para maging permanent na yung account natin dito sa SSS. So, dito, click lang natin itong A, birth certificate. So, click natin yan. Then, as you can see dito, document to be attached. Ayan, birth certificate. So, kailangan may picture na tayo sa birth certificate at hindi dapat lalagpas ng 2 MB yung file size ng birth certificate natin. Ayan, so upload na natin. So, dapat napicturean nyo na yung birth certificate ninyo para i-upload na lang natin. So, ngayon, click natin itong choose file. And then, click files. Ayan. So, nalagay ko na yung dapat na i-upload yung birth certificate copy. So, pinicturean ko lang yung birth certificate. Ayan. So, ngayon, click nyo lang itong submit. Ayan. So, click natin yung submit. So, sabi dito, to avoid disapproval of your document, please ensure the following. So, kailangan you attach the certified true copy. Yun yung mga, ano din guys, yung PSA birth certificate. So, kailangan NSO or PSA. Then, dapat klaro yung documents ninyo. So, hindi dapat malabo. Ayan. So, after nyan, click nyo itong proceed. Ayan, so ito yung problema sa SSS website, guys. So, minsan talaga is naglo-loko siya. So, ang nakalagay is confirm for resubmission. So, hindi natin ma-confirm kung successful ba yung pagpasa natin or pag-submit ng application natin. Ayan, so ang gagawin nyo lang is balik kayo sa mismong email kanina. Ayan, yung link. Ayan, so pag ni-click nyo yun, ang nalabas is transaction finish. Ayan, so ang ibig sabihin yan guys, your SSS number application is already finished. So ibig sabihin, nag-submit pala yun kanina. So sabi dito, check your email to view your SSS number and other transaction details. Ayan, so ibig sabihin, successful yung pag-register natin. Kaso nga lang, nagka-error yung system ni SSS, kaya ang nakalagay doon kanina is resubmission, ayan, for confirmation, ganyan. So ngayon, dahil transaction finish na yan at may SSS Amber application na tayo, so ngayon, hihintayin na lang natin pala yung email ni SSS sa atin. So maghintay lang tayo ng ilang minuto. Ayan, so andito na lang ulit yung next email ni SSS. So, ito yung SSS web registration niya. So, sabi dito, Dear Miss or Mr. ... Thank you for registering in SSS website. We would like to inform you of your user ID. Ayan, please activate your SSS member account and provide your preferred password by clicking here. Ayan, so click nyo lang itong naka-color blue para ma-redirect tayo sa paggawa ng password natin. Ayan, so sabi dito, please protect your account information. Ayan, so click na natin ito.
Ayan, so sabi nyo dito to so activate ngayon, guys, your SSS problema nga lang natin dito, hindi naman natin alam yung last 6 digit of our SSS number. Gawa nga ng kanina is hindi naman nag-email or hindi naman naging successful yung registration natin dahil may lumabas kanina na resubmission or confirmation of resubmission or this site cannot be reached. Ayan. So ngayon, ang gagawin lang natin is mag-i-email na lang tayo kay SSS para makuha natin yung complete details natin about sa ating SSS. So ngayon, ang gagawin lang natin para makuha natin yung lahat ng details is mag-i-email tayo kay SSS. So ngayon guys, as you can see, ito yung email kanina sa atin, yung nag-click tayo ng click here. Ayan, so sa baba makikita nyo may naka-color blue. Sabi dito, should you need assistance, please email online service assistant at sss.gov.ph. So yan yung i-email natin. So sabi dito, indicating your common reference number, SSS number, and complete name. Ayan, so yan yung i-email natin para mabigyan nila tayo ng complete details ng application natin na ito. Ayan, so yun yung naka-color blue na sa baba, online service assistant at sss.gov.ph. So ngayon, para makapag-email na tayo, click lang natin yung online service assistant at sss.gov.ph, yung naka-color blue, para diretso na tayo. So ngayon, click na natin itong online service assistant at gov.ph para ma-redirect na tayo doon sa mismong email natin. Ayan. So automatic, nandyan na yung email nila pag iyon ang clinic natin. So ngayon, kayo na bahala kung anong gusto ninyong i-message sa kanila. Pero sa akin, ang sabi ko sa kanila is ganito. Ayan. Sabi ko dito, I'm finished my registration and I'm in the creating of password process na po, but hinanapan ako ng CRN or SSS number. Wala naman po binigay sa akin. Ayan, so ganun lang ang i-sending ang i-email ninyo. Ayan, then ito, pag i-sendan natin yung email na ito, click nyo lang itong color blue and then magsisend na yan. Ayan, so ngayon nakapag-email na tayo. So ngayon, hintayin na lang natin yung email din ni SSS sa atin. So magbibigay sila ng complete details sa application natin. So mag-email sila ng E1 form natin at saka lahat-lahat ng kailangan natin sa SSS like E1 form or E6 form. Ayan, so i-email nila sa atin. Ayan, so ito na yung email nila. Good day. You have successfully applied for SSS number and web registration online. Below is your SSS number with your application details. So as you can see guys, ito na yung SSS number ko, name, date of birth, date and time of application, transaction number, and purpose of application. Ayan, so in-email lang din nila agad-agad yung information natin. So dito, andito din may naka-attach silang files. So, itong tatlong files na ito guys, i-click nyo lang yan para ma-download at para makita ninyo kung ano ang mga ito. So, ito ay yung mga complete details ninyo. So, andito yung E1 form or E6 form. Ayan, then your transaction number. Ayan, so click nyo lang yan para ma-download ninyo at para may copy kayo. So, yung E1 form, ipaprint nyo na lang at para may copy kayo. SSS number na tayo. Ayan, so punta na ulit tayo sa email kanina na kung saan hinanapan tayo ng 6 digits ng SSS number natin. Ayan, so ito yung in-email kanina. So ang gagawin lang natin is clicking here. Click natin yung naka-color blue, yung click here. And then input na natin dito yung last 6 digit of our SSS number. Ayan, and then click natin itong submit. Click submit. Ayan. Then, dito naman is our prepared password. Then, confirmation of our password. So, parehas na yan. So, maglagay na tayo ng password.
Ayan, so na-input ko na ulit yung password. So, click natin yung submit. Ayan, so sabi dito, set up security question. So, click natin yung set up security question. So, ito yun naman yung itatanong sa inyo ni SSS every time na may gagawin kayo sa SSS ninyo para malaman nilang kayo talaga ang gumagamit ng account ninyo. Click nyo lang ito. Ayan. Para maglalabas yung mga security question. So, sabi dito, what is the nickname of your mother? Ayan. So, click natin yan. Then, sasagutan nyo lang din dito sa answer here. Ayan. Din dito naman sa pangalawa, choose security question 2. Click natin yan. So, kayo mamili dyan guys kung ano yung security question na pipiliin ninyo. Ayan. So, nailagay ko na yung dalawang security ask question. Ayan. Ayan. So, ngayon, sasagutan ko na siya dito. So, after nyo masagutan guys, click nyo lang itong submit. Then, ang lalabas after nyo masubmit is ito, security question setup confirmation. Help us verify your account. Please enter your password. So, lagay nyo lang yung password ninyo. And then, click nyo lang itong maliit na box. Then, pag may color green na check na, click nyo lang itong confirm. Ayan, ang sabi dito, security question setup confirmation. The security question were successfully set up, transaction number, anyan, and date and time. So, ngayon, punta na tayo sa mismong, go to home. Ayan. Ayan. So, sa wakas, guys, may account na tayo sa SSS. Ayan, successful na yung paggawa natin ng SSS account online. And then, mayroon na tayong SSS number. So, ngayon, click natin tong member information. So, ayan, makikita ninyo dyan. Yung status ninyo is temporary pa lang. So, dito guys, para permanent yung account ninyo sa SSS, so hindi na temporary, kailangan natin magpasa ng documents kay SSS. So, pwede tayo magpasa through online, but kaso nga lang, laging error dito. So, nakalagay, something went wrong, it is called error 500. Ayan. So, lagi na lang siyang ganyan pag once na magpasa tayo ng supporting documents dito. So, I suggest pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na SSS branch para doon na lang magpasa para permanent na yung SSS ninyo. Ayan, so ayun lang guys. Kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!